yung mga anak mo ba? Sinong may gustong pagbabarilyo yung mga anak mo? Ay, yung bahay mo, yung mga anak ko, hindi na nakapag-aral. Mistulang naging character assassination ang ika-apat na beses na pagdinig ng Senado sa Digamos Ley case. Humarap sa pagdinig si Kete Torres na dating personal staff ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Si Torres ang umano'y may impormasyon sa pagkamatay ng broadcaster sa lalawigan na si Rex Cornelio, na kilalang kritiko rin ng gobernador. Ayon kay Torres, matapos ang ikatlong padinig ng Senado noong Abril 19, ay pinaulanan ng bala ang kanyang tahanan at ang mga Digamo raw ang may kagagawan. Tahasang sinabi ni Torres na ang mga Teves at Digamo ay kilalang mga warlords sa Negros Oriental. Maging ang dating tauhan din ng mga Digamo na si Jerome Nalam ay ibinulgar ang direktang inakusahan si Shaton Mayor Fritz Diaz, kaalyado at kaanak ng mga Digamo, na ito ay pinakahari ng sugal sa Negros at sa katunayan mayroon itong sasakyan na Ferrari at Lamborghini. Hindi naman itinanggi ni Diaz na siya ay nagsasabong, pero aniyay wala siyang Lamborghini kundi isang Ferrari na sasakyan lang na iniregalo umano sa kanya ng kanyang malapit na kaibigan. Tugon naman dito ni Pamplona Mayor Janice Digamo, dating tauhan nila sina Torres at Nalam, pero nasira ang relasyon nila sa pamilyang Digamo at iba't ibang kadahilanan matapos hindi mapagbigyan ng gobernador ang kanilang mga personal na interes at hilig.